Mga ka-tights, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-redeem ng SevPass. Open nyo lang yung preferred browser ninyo. Then, pupunta kayo sa Cebu Pacific. Type nyo lang yan, Cebu Pacific. Tapos, i-click nyo to. Kung halimbawa, wala kayong SevPass and then gusto nyo mag-book ng ticket, pwede dyan. Since SevPass nga yung gagamitin ko, scroll down nyo lang siya. Makikita nyo dito yung check-in, Sev Superpass, flight status, and manage booking. Click natin tong Sev Superpass. Share ko nga lang pala sa inyo, ano, hindi palaging may Superpass ha. Parang isa or dalawang beses lang siya sa isang taon ino-offer ng Cebu Pacific yon. Parang ito, last time, yung Sev Superpass was October 13, 2022. After nyan, wala na uling sumunod pa. So, ako naghihintay rin ako para baka sakali makapag-book uli, makabili ng voucher. May mga ilang nagtatanong sa akin, how does Cebu Superpass works? So, ganito siya. You can redeem a voucher and book a flight to any Philippine destination. Then, nakalagay naman doon kung hanggang kailan lang yung redemption. Tulad nito, oh, yung redemption period, October 10 to November 23. Tapos, yung travel period niya is October 17 to November 30, 2023. So, di ba, halos isang taon, di ba? Isang taon. Kaya, sobrang sulit siya. Basahin nyo na lang din itong nasa baba. Pero, babasahin ko na sa inyo itong number one, ha? What is the Cebu Superpass? Cebu Superpass is a single-use voucher that provides everyone added flexibility in planning their trips. Passengers have the option to choose and redeem flights without the pressure of planning too far ahead. So, tama nga naman siya. Pag binook mo to, ibubook mo lang kasi talaga yung voucher mismo. Wala pang nakalagay kung kailan ka magta-travel at kung saan ka magta-travel. As in, blank ticket lang siya. For only 99 pesos base fare, these vouchers may be redeemed on any Cebu Pacific and CebGo domestic destination 30 to 7 days before the intended date of departure. Etong ano na to, 99 pesos na to, hindi naman ibig sabihin na 99 pesos na ibinebenta, e 99 pesos lang yung babayaran mo. May mga taxes pa yan. So, nung nagbook ako ng two-way voucher, kung tama yung pagkakaalala ko, almost 800 pesos siya. So, dito mga ka-tights, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-redeem through email and kung paano rin mag-redeem through reference number. Kasi dito, sa email na to, i-redeem ko yung voucher ko. And dito naman sa reference number, para naman sa pinsan ko na makakasama ko, sa trip na to. Lalagyan nyo lang yung email address ninyo, then yung password. So mga ka-tights, kung makikita nyo, ang dami kong ibinubok, di ba? Kasi hindi lang naman para sa akin yung ibinubok ko, para rin sa kapamilya or sa kaibigan, nagpapabook sila sa akin. Yan. So ito na lang yung dalawang ticket na natitira, na nakapangalan sa akin, and mag-expire na siya sa April 30, 2023. Ngayon ay March 26. Yan. Click nyo lang yan. Pag naman nagamit nyo na yung mga ticket tulad nito, ala ng mga boxes sa gilid. Yan. So pag natick nyo na yan, scroll down nyo lang, then continue. Originally, ang plan ko talaga is magpapalawan ultimate tour ako. Wow, makapalawan ultimate tour. Kaya lang, magagahol kasi ako sa oras eh. Medyo tight ang schedule. Wow, kala ko naman totoo, no? Kaya napagkasundoan na lang namin ng pinsan ko na mag-Boracay. Pero syempre, pinipilit ko pa nga rin naman sana siyang magpalawan. Eh kaya lang, kung magpapalawan ultimate tour ako, ang bala ko sana mga 10 to 12 days ako doon. Kaya lang, hindi na kasi kakayanin ang schedule. So, magbo-Boracay na lang kami. I-share ko nga rin pala sa inyo ha, try natin. Kasi madalas nagtatry din ako ng Clark to Katiklan, mga ganun, pero wala ako masyadong makita. Or bibihira. Pero i-try natin ha. Clark to Katiklan. Tapos magpa-pop up yan. If you're headed to Boracay, please ensure you have a confirmed booking with the Department of Tourism accredited hotel on the island. Kung wala pa kayong hotel na nabubook, okay lang yan. Okay lang kayo na mag-proceed. Okay lang na unahin nyo yung pagbubook ng ticket. Tapos, later on, saka na kayo mag-book ng hotel nyo. Click nyo lang yung yes. Since as early as 7 days, 30 to 7 days nga, eto na lang yung ipapakitang date sa inyo ng Cebu Pacific. Yan, mag-start tayo dito sa 2. Tapos, book natin yung pabalik, Katiklan to Clark. Yan, para marami tayong mahahanap, tingnan natin hanggang dito sa 25. So, ayan, April 2, yung papunta,
Clark to Boracay to Catiklan, tatlo lang yung flights niya. Nakikita niyo yung presyo, 14,000, 13,000, 13,000. Ito yung pauwi, 25 meron, Cebu Superpass, pero nag-iisa, di ba? So, bilisan lang natin to ha. April 3, wala. Paiba-iba rin naman ng pamasahe. Pag nakita nyo halimbawa ito, 8,431 at kinlik nyo yan, hindi lang naman yan yung babayaran nyo eh. May mga taxes pa tsaka fuel surcharge. April 5, wala. April 6, wala rin. April 7, wala. April 8, wala rin. 9, wala rin. 10, wala. 11, wala. 12, wala. Diba sabi ko sa inyo napakadalang. 13, wala. 14, wala. Siguro kasi yung mga nag-travel ng Clark, mga yayamanin. Hindi umaasa sa ano, hindi umaasa sa Sedpas. April 15, wala. 16, wala rin. 17, wala rin. Tingnan nyo, napakamahal na pamasahe. 16,383. Ang ganda sana dito sa Clark kasi bukod sa maganda na nga yung airport nila, malapit lang dito sa amin sa Kabanatuan, sa Nueva Ecija. Hindi na kailangan lumuwas ng Manila. Ayun, 21. Pero napakaaga, 10:25. Pero okay lang din naman yan. Share ko nga lang din pala, ano, 2 p.m. yung check-in sa mga hotel sa Catiklan, sa Boracay. Kaya pag dumating kayo ng 11:35, hindi naman ibig sabihin nasa island na kayo nun eh. Marami pa kayong pipilahan, lalo na pagka nataon na sobrang dami ng tourist, mahaba yung ipipila ninyo. Lalo na kung hindi kayo nag-book sa mga travel agency, kung mag-DIY kayo, mahaba-haba yung pipilahan ninyo. Ayan, nag-iisa yung Cebu Superpass. April 21. 22, ayun, meron uli. Ah, paraging 11:35, ano? Oo, oh, yun na naman, no? 11:35. Siguro wala pa dyan yung mga mayayaman. ayun uli. Oh, meron. So, balik na tayo. Pinakita ko lang naman sa inyo yun, ano, para magka-idea kayo. Balik na tayo dito sa search flight. Magma-Manila tayo ngayon. Manila to Catiklan. Yes lang yan. April 2. And then, Catiklan to Manila. Tapos, April 25 din natin ilagay. Yan, hanap tayo dito sa Manila. April 2. Ayan, wala. Tingnan nyo mas mura yung pamasahe dito sa Manila. Ano? 2,000. For as low as 2,000 pesos, pwede na kayo makapunta ng Boracay. Yung Catiklan pa. Ayun yung pauwi. O, 25. O, ba? Diba? Umuulan ng Cebu Superpass. Dami, no? O. Kaya lang, syempre, huwag nyo pipiliin to, ha? Kasi ito, may layover pa kayo sa, ano, sa Cebu. E ito, Catiklan to Manila na agad. Oh. Hanap tayo. Pero kailan ba ang Holy Week? Iwasan natin ang Holy Week kasi walang masyadong ganap sa Boracay nun. Nakapag Holy Week na ako sa Boracay. Walang ano. Walang masyadong inuman. Ganun. Inuman talaga. Pero masarap pag nilay-nilay doon kasi nga tahimik. Tsaka nasa beach ka. Yan o, oh, April 4. Meron, April 5. Wala. Hindi nga pala laging may Cebu Superpass dito, ano, tiyagaan lang din kayo sa paghahanap. Pero I tell you, mas marami dito kumpara sa Clark. Tsaka kung pupunta kayo sa ibang lugar, like sa Cebu, Palawan, doon marami din doon. Hindi lang puro Boracay.
Ay, ano? April 9, Sunday, Seb Super Pass, Seb Super Pass, Seb Super Pass, Seb Super Pass, Seb Super Pass. Ayan, ang dami, di ba? Pero wag tayo dyan. Mga next, sa mga susunod na week pa siguro. Ngayon, ang dami na, oh. Umuulan ng Seb Super Pass. Yun, no? 12. Dami. Eh, wait nga. Babalik lang ako dito sa 11, ha? Titingnan ko lang kung pasok sa 5 days kung may Seb Super Pass. Ang hinahanap po kasi, yung late na uwi, eh. Para hindi masyadong maobligang gumising ng maaga. Ang hirap kasing gumayak. So, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15. Kailangan 15, may pabalik na. Hanap ako ng 15 na pabalik. Ito, Saturday, 15. 10, nako. 10 a.m. yung pinaka-late. Cannot be, cannot be. Try natin tong 18. Ayan, buti marami. Magkakatalo lang sa uwian. 18, 19, 20, 21, 22. So, 22. Hanap ako ng 22. 22. Ayan, 22. Ah, ito na yung pinaka-late. 14, 12, 13, 14. Alas 2. OM. Pero pwede na siguro to. Mag-online check-in na lang ako para hindi kailangan pumunta ng maaga sa airport. Tingnan nyo ha, isa pa lang yung kiniklik ko. Ang booking total na is 993.40. Isang ticket pa lang yon. Yung papunta natin, ito na lang. Since alas 2 naman yung check-in, so pwede na to para maka-check-in agad sa hotel. Ano. Yan, ang alis namin ay April 18. Dapat 12:10 nasa airport na kami. Tapos April 22 naman yung uwian. 12:45, dapat nasa Katiklan Airport na kami. Then scroll down nyo lang yan. Tapos makikita nyo 1,971 yung babayaran ninyo. Ito kasi minsan may nag-automatic na na-add. Minsan automatic na add yung seat number ninyo or nagkakaroon ng baggage or nagkakaroon ng insurance. Kaya nasa sa inyo yung kung tatanggalin nyo or hindi. So ayan, papakita ko lang muna sa inyo yung taxes and fees. Fuel surcharge 775 po. Then continue nyo lang yan. Tapos i-fill out nyo lang to, ano? Nationality, Republic of the Philippines. Kung may Go Rewards Membership ID kayo, pwede nyo siyang ilagay. And then kung magta-travel kayo with, kung halimbawa mag-book kayo para sa ibang tao na with person with disability o PWD, pwede nyo siyang itik para may mag-a-assist sa inyo. Or kung kayo mismo ay PWD, pwede nyo siyang itik, may mag-a-assist sa inyo. Then, kung I am traveling for work, yan. Tapos, do you need special assistance? Bahala na kayo dyan. Tatandaan nyo ha, 1,971.80 yung booking total. Click natin yung continue. Ito yung mga add-ons na sinasabi ko kanina. Kita nyo, SEB transfers, yan. Tingnan natin kung magkano to ha. Pag nilagay sa Katiklan, Airport to Boracay, tingnan natin kung magkano. 510. Wag na tayo maglagay. Kasi hindi naman naabot sa ganyan yung pamasahin natin pag pupunta sa Boracay. SEB prepaid baggage. Ay, ang mahal na. Yung 20 kilogram, 616 na. Dati 400 lang ako. Uunahin ko na lang muna sigurong i-book yung ticket. Tapos, pag naisip ko kung magbabagahe ko, sa ako na lang i-add. Pwede naman kayong mag-add eh, kahit nakabook na kayo. Pwede kayong mag-login sa Cebu Pacific account nyo, tapos mag-add kayo ng baggage. Tapos, eto yun o, Seb Travel Sure. Ayan, naka-check na kasi, kaya dagdagan yung pamasahe natin. Pero parang travel insurance to, COVID protect, medical expenses, ayan, personal accident. Sa halagang 649 pesos, insured ka na. Ayan. Pero ako, tanggalin ko na yan. Diba? Mas importante yung bagahe kaysa sa insurance. Ay, mindset ba? Mindset. Seat selector. Ayan, mamimili ka ng seat mo.
Eto, oh, premium seat for 25. Siguro ito yung hindi uumpog yung tuhod mo dun sa katapat mo. Standard seat plus 268. Etong ano, standard seat lang. Baka ito yung hindi ka na siguro makakilos. Ano. Yan, tapos kung saan yung may gustong umupo, malapit sa may bintana. O, ayan. Kung premium, gusto ko sa premium, kumakari dito sa unahan para na-stretch ko yung leg ko. Ano. O, you know, 425 talaga ang lalabas. Pero, hiyaan mo na. Hindi na ako mag-a-add. Then, save meals. O, 200. Merienda. Hindi na. Babao na lang ako ng tinapay. Ayan, equipment. Bicycle, scuba, golf club, bowling balls, fishing equipment. Yan, wala naman akong ganyan, kaya hindi na ako magdadala. Kayo na bahalan tumingin kung meron kayo mga ganon. Surfboard, wala rin. So, okay na ako. Tingnan nyo na, ah, nabawasan naman siya, 1,190. Okay, o, click na natin. You have not selected any meal. Hot meals and sandwiches are only available. Do you want to order now? No. We don't have any add-ons for your trip. Are you sure you want to continue? Yes. Ayan yung lalabas, oh. Yung 1,971 na yan, i-ignore nyo lang yan, ha? Kasi hindi naman yan yung babayaran natin, eh. Click nyo lang to. Wala naman tayo magagawa dyan. Huwag nyong kakalimutan to. Huwag kayong magkakamali dyan. Mga ka-tights, ay recommend nga pala na maglagay talaga kayo ng contact number dito. Ano? Kung halimbawa, dalawa yung phone nyo, yun, ilagay nyo yun. Or kung pwede rin naman, ilagay nyo yung contact number na makakasama ninyo. Kasi ang Cebu Pacific, nagte-text talaga sila kung halimbawa madidelay yung flight ninyo or kung lilipat kayo ng boarding gate or kung open na yung boarding gate ninyo, ite-text nila kayo. Yan, lagay din kayo ng email address. Tapos pwede kayo magbayad through credit card, PayPal, or Alipay. So ako, magbabayad ako through credit card. Siyempre ito, hindi ko na siya ipapakita sa inyo, ha? And pag nailagay nyo na lahat ng details ninyo, click nyo lang to. Then submit now. Ayan, nakita nyo yung binayaran ko, 1,190.04. Then, may magsisend sa inyo ng OTP. Lalagay nyo lang dyan. Pag nalagay nyo na yung OTP, click nyo lang yung submit, ha? Ayan, nakabook na ako. View itinerary, pwede nyo siyang i-print. Tapos nakita nyo yung binayaran ko. Diba kanina sabi ko, ignore nyo yung 1,900 something. Ayan, 1,190 na lang. So, bale, sabihin natin 1,190 plus estimate natin na 800 yung binayaran ko nung una. 1,990 lang yung pamasahe ko balikan Manila, Katiklan, Manila sa Cebu Pacific.